Nakakuha ng mataas na marka si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and shine, Mark. Majority approval at trust rating ang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong Marso. Base sa resulta ng Pulse Asia survey na isinagawa noong nakaraang buwan, 78% ng mga Pinoy ang aprobado sa kanila ang overall job performance ng Pangulo, habang 83% naman para sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, nakatanggap din ang dalawang leader ng mataas sa trust rating mula sa mga Pilipino. 80% ang nagsabing tiwala sila sa pamumuno ni Pangulong Marcos, habang 85% naman para kay Vice President Sara. Pinakamataas ang nakuha ang trust rating ng Pangulo sa Visayas na nasa 93%. 89% sa Mindanao, habang nasa 73% naman ang kanyang trust rating sa Metro Manila at Balance Luzon. Ayon sa Pulse Asia, wala halos pinagbago sa November 2022 survey ang trust rating para kina Pangulo Marcos at Vice President Duterte nitong Marso. Sa mga national issue na hinarap ng Pangulo sa nakalipas sa tatlong buwan, pinakamataas ang improvement sa pagtugon sa kahirapan mula 30% sa 39%. Tinanong din namin ang ilan sa ating kababayan. Anila tumatak sa kanila ang mga hakbang ng Pangulo sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Sa pagkakaroon na ng connection sa ibang bansa, yung pag, di ba nag-out of the country lagi siya, tapos nakikipag-set ng mga meetings. Halimbawa, kailangan niya ng suporta galing sa ibang bansa or importation ng mga or mga kalakal, so yun. Magpapataas siguro nun yung chances na tumas yung growth ng economy ng Pilipinas. Pakipag-transaction po sa ibang bansa, pakipag-sundo po, ganun po. Hindi po basta-basta po pakipag na inaapi tayo ng ibang bansa, yung lumalaban po siya. Nilaban po tayo. Tinanong din namin sila kung ano ang mas dapat pantutukan ng pamahalaan. Problema sa health, especially doon sa mga sa rural areas. When it comes to sa mga medical like assistance, Very limited. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula March 15 hanggang 19. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.